morning mga farmers. So today's video, pupuntan natin yung tanim ni Papa na ano. Actually ito yung binubukit ko sa kanila na hindi ko na ituloy noon. Tignan natin tong variety po na ito. Kasama rin po nito yung inani nung nakaraan na ang variety ay 436. Bago po yan, gusto ko lang mag-shoutout po sa mga viewers po natin sa abroad at dito sa Pilipinas, mga farmers po dito, no? Shoutout po sa inyong lahat. So, tignan po natin ito. Tignan natin yung ating palayan. Tatlong buwan po na ano, hindi natin nakikita itong wala ng tinanim, no? Si Papa nag-alaga dito. So, kalaman po ano tungkol sa poultry 436 ano? May number po na to na NCRC 436 na variety ano. Ito po ay 107 days kapag ito ay lipat tanim. Meron din siyang pag direct seeding naman 102 days yung pagitan po nila kasi magle-less ka ng 7 days pag ano eh. Direct seeding. So, ang kagandaan po nito, ang 436 ay kayang umani ng mga 200 ano, na kaban per hectare. Ang 436, pag ito ay inalagaan po ng tama. Ano. So, ito yung 436 po natin ngayon. Titignan po natin. Kita nyo naman. No? Ito po ay direct seeding. At ito ay hindi po irrigated. No? Pinapatubigan po ito ng galing po sa irrigation din. Gamit ang makina para makakit po dito ang tubig. So, dito sa place po natin, nasabi ko na rin dati na look likes ano, upland kasi hindi siya irrigated. Ano. Pinapatubigan siya. Kung ulan ng ulan, maganda rin kasi hindi ka na pwedeng magpatubig. Ano, dagdag na yon. So, tingnan natin itong variety po na ito. Alright, ito na yung 436 natin. No? Parehas din dun sa kabila. Ano? Dun sa unang inani dun sa kabila na 1.3, umani po siya ng 110 na kaban po ng palay. So, nag-average din po siya ng 52.2 yung sa kabila. Pero dito sa kabila, sabi ni Papa, mas maganda raw po yung kanyang itong kandawa po niya. Ayan, no. Napaka-green pa, hindi pa pwede itong ano, anihin. Mga 1 week pa siguro. Ang bilang po nito ngayon, nasa 90 days. Ito kasi direct seeding po siya. Ayan. So magli-less po tayo ng 7 days pag ano, 107 days kasi yung period po nito. Yung gulang po niya bago anihin. So kita nyo naman, napaka-green pa yung kanya mga bunga, no? At sample dito, ganito, oh. Ayan. Napaka-green pa, hindi pa pwede talaga. Maghihintay pa ng mga ilang araw po ito. So, ang kagandahan po dito ngayon, may bagyo po dito sa Isabela. Pero, sa ganda ng panahon naman dito sa amin, hindi po nabuwal. No? Di maraming mga magsasaka na bumigay po ang kanilang mga ano ngayon, tanim. Palay, lalo sa palay. Yan. Kaso, ang problema na ito, medyo madamo lang, ano? Ito yung mga ginagamit natin na hose, oh. Yung katabi natin na hindi nag-kwan ngayon. Kasi malang krudo. So, yan. At ito yung medyo mas maganda yung kanyang mga, ano? Mga dawa niya, no? Yun. Yan. Ano po? Ang kwan po nito, ang resulta nito, kaya ka siya nagaganito, ano? May timitim. May kumain po ng mga insekto nito. O di kaya ay yung sakit na ulmog. Yan. Kasi normally, hindi naman ganito magkaganito kapag walang tama itong palay. Ayan, no?
Maganda rin po yung kanyang mga bigas. Ito kasing 1436, ito po ay malambot, no? Pag sinayin natin na bigas, malambot po siya. Masarap po na kanin, no? Medyo mabango rin tong 436 eh. Ang problema lang kasi pag tinatanim mo ito, ano siya sa mga kon talaga, mga insekto. Ayan. Yun ang tatanong sa akin tungkol dun sa sabog tanim ba, kung maganda raw ba yung kanyang ano, yung paglaki po ng palay kapag sabog tanim. So ganito po yung kanyang mga gipi, ano. Kita nyo naman, hindi siya masyadong marami, no. Hindi gaya ng mga lipat tanim na ganyan, no. Sample ito, nag-iisa. Dadami yung gipi niya ganun kasi lipat tanim siya. Mas malalim po yung kanyang mga ugat dun sa sabog tanim. So normally na nangyayari kapag sabog tanim ganyan po, no. Ito pa yung pagsasabog po natin dito ay lumang pagsasabog, ano, yung ginagamitan po ng kamay. Hindi po makina, meron kasi yung makinang pagsasabog eh. So ganyan po yung resulta po niya. So ang tanong po niya sa akin kung mas marami daw po ba ang bunga rin yung ano, sabog tanim. So ganyan po, okay naman po siya. Kaya lang dito sa baba kasi pag isang puno, gaya niyan, pag isang puno mga yan, ilan lang yung gipi niya. Normally pag lipat tanim yan, pag isang puno lang kagaya nito, hindi lang ganyan karami yung kanyang gipi. Nabanggit ko naman yung ibang vlog ko na pag lipat tanim, mas marami yung gipi po niya. Dito kasi pag ginagis mo to, yan, tabi-tabi po yung kanyang ugat, no? Magkakatabi po mga yan. Dahil sabog tanim po na ano, ginamit dito. So ito, mayroon din dumapapala dito, no? So yung unang bagyo nito, ito yung dumapalang, konti lang po. Kung titignan naman natin yung kabuuan po nitong palayan, maganda po yung ani po nito, 436. Ayan, oh. Dito lang sa gilid, usually yan nangyayari sa mga ganitong ano, gilid-gilid po ng palayan. Dito lang gagaling yung patubig natin, no. Ayan, oh. Yan po nanggagaling sa irrigation din. Bakit dito sa palayan. So yung ganitong pagbubukid po, ano, kung mapapansin nyo, ito po ay mahirap talagang gawin kasi nga unang-una hindi po libre yung tubig. So nanggagaling po yan dyan sa babae po yung tubig. Patungo dito sa may ano, so may sa may bukid natin. So ang mahirap po dito pag mahal po ang krudo, yan yung nangyayari. Napansin ko sa mga unang vlog ko noon, natanong nila kung mayroon pong kinikita sa ganitong pamamaraan po, ano. Sagot ko dyan na mayroon po, hindi po wala. Kasi kapag maganda po yung palay mo, itong ganitong pamamaraan po ng pagbubukid po ng palay, ano, meron pong natitira. No, kasi hindi lang naman ako yung ganito, maraming ganito sa buong Pilipinas. At sa pagbibigay po ng mga binhi, ano, hindi po usually nakakasali yung mga ganitong na dapat ay nakakasali din sana kasi kung tutusin, hindi po libre yung tubig po natin. Parang bayad yan kasi nga dahil sa pagpapatubig ng ano, irrigated yung makina. Kung magkano nagagastos dyan sa makina na yan bago maani ito. Ilang galon po ang bibiling kong ng krudo para maani ito ng after ng 3 months to 4 months. Yung ano, pag-anit po natin ng palay. Ikutin natin, no? Makita nyo, alas pare-parehas, ano? Pare-parehas po na tinaman talaga po ng sakit, no? Ulmog. Pero, ang kagandaan lang nito, ano? Marami pa rin yung kanyang mga ano, ang tumubo nung sinabog po yung ano, yung 436. Kaya siguro ito, kung makaani tayo dito ng mga 90 or 80 siguro, okay na. Kasi makita naman yung kwan ng ano,
Itong palayan, ano. Unang-una, marami ding damo. Yan, gaya nito. Parang paano po may, ano, makaklasify kung palay po to o hindi. Ayan, ano, hanggang sa baba. So, dito sa taas, yung nainitan, ito yung part na full sunlight eh, sa taas. Yan po yung maganda. So, nakita na natin, no? Kaya siguro ito, okay na pag 80 to 90 nakaban. Ito po ay isang hektarya, no? Yan. Ayan, observe po natin, ano, madamo lang talaga sa paligid niya, yung hindi masyadong naarawan, no? Doon po yung mga tumubo. Doon sa naarawan, maganda rin po yung kanyang kalagayan, no? So, itong 436, madali rin po siyang alagaan, hindi po ganun kahirap. Ang problema lang kasi dito, yung ginagamit natin na pangdamo, pang-spray ng damo, o kulang tayo sa budget, kaya nagkaganyan, no? Tapos, ito po ay hindi irrigated, no? Pinapatubigan po gamit ang makina na D4. So, ang kwan natin dyan, overall, ano natin, makikita natin sa aanihin, no, kung ilan. So, overall, okay naman po siya. Yun nga, kaso madamo lang, tinamaan ng ulmog. So, yun po yung mga reason kung magpapababa po. Yun po yung nagpapababa ng inani minsan, no. Ito po ay isang hektarya. So, nalibot naman natin, eh, okay naman po yung buong part niya. Lahat po ng binhi na ito, nung sinabog, tumubo po siya. At ito po ay direct seeding. So, yan. Yun po yung ano niya, pagkaiban po pag lipat tanim, no. So, yan. Hanggang dito na po yung vlog po natin. Maraming salamat sa mga subscriber po natin, sa nanonood sa buong Pilipinas at buong mundo, no. Nasaan man tayo ng ano, buhay abroad man o dito sa Pilipinas. At sa lahat po na magsasaka all over the world, no? Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye.